isipin mo, pero lumalaki yung grupo mo. Guys, ito hindi na mo just by numbers. Ito ay magiging kagrupo mo na ngayon. Okay? Kung ikaw po nagkaroon ka ng 256 na grupo, tingin mo kikita ka na ng 10,000. Yes. Kikita ka na ng 50,000. Yes. Kikita ka na ng 100,000. Yes. Posible, tama? Yes. Pero, hindi ka kumuha ng 100 na one. Yes. Nagkaroon ka pa ng leaders mo, ay na madali ba kayo silang turuan kasi apat lang yung leader mo. Okay? At sila naman din, ginawa mo ni silang leader nung, syempre, nung team din nila. Okay? Hindi mo siya inako lahat. Kasi guys, dito sa negosyo ko, hindi mo dapat akuin din lahat. Ibig sabihin, di ba, misan, gusto natin na magkaroon ng pain tayo, ang ginagawa natin, uy, sige, mabahit ka lang, ako na bahala. Guys, be careful of that technique kasi yung tao niyan, nakaasa na yan sa'yo. Kung wala kang gagawin, syempre, baka maging, siya pa yung maghihila sa grupo mo lahat pababa. Kasi ayaw pala, ginawa nga, pinabayad na ako, tapos keto ganito. Diba? Dapat yung kukunin mo mismo, yung talagang willing din mag-effort at gawin yung business. Hindi yung magbibigay lang, tapos walang gagawin. Nakuha niyo po. Yes. Okay, kaya kasabi sa inyo, apat lang. Bakit? Out of maraming kaibigan, marami dyan gusto lang mag-invest, pero walang gagawin. Okay? Hindi namin kailangan nun. Ang kailangan natin is yung talagang taong gusto talagang trabahuin yung negosyo. Nakuha niyo mo ba? Yes. Okay? At syempre, doon naman sa ating next. Touchscreen. Okay? Ito yung next naman, guys. Kailangan, guys, meron mo din tawag natin focus. Okay? Kaya mag-focus muna kayo sa akin. Huwag sa remote. Sa akin. Okay? Kailangan meron tayong focus. Bakit kailangan natin ng focus? Kasi guys, simple lang. Di ba, syempre, dahil bago ka pa lang, hindi mo maiwasan, dapat nag-iimbita ka, yung kaibigan mo, hindi pumunta, nagpo-focus ka doon sa hindi siya pumunta. Ang inisip mo ngayon, ang hirap pa na gawin ng negosyo. Di ba? Ang hirap pa na ito kasi walang naniniwala sa akin. Ang hirap pa siya nito dahil walang gustong pumunta sa business. Ang hirap pa siya ng puro ka, nakafocus ka doon sa mahirap. Diba? Nakafocus ka doon sa kaibigan mo na ayaw pumunta. Nakafocus ka doon sa mga kamag-anak mo na ayaw maniwala sa'yo. So, nakafocus ka doon sa mga kaibigan mo pinagtatawanan ka. Diba? Mali. Nakafocus ka sa hindi dapat. Dapat, nakafocus ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Dahil nakafocus ka sa mga ayaw mo mangyari, lahat ng ayaw mo mangyari, yun yung lalong nangyayari. Nakuha nyo? Yes. Meron pag, kasi yun yung ginagawa mo ngayon, diba? Kaya parang nararamdaman mo, ang hirap pa rin. Pero inisip mo pa rin, bakit nagagawa mo iba? Tapos parang ako, parang hindi ko kaya. Pero totoo guys, kaya mo. Yun nga lang, inaka-focus ka sa hindi dapat. Dapat naka-focus ka sa mga bagay na gusto mo. Okay? Starting today, sabi ko sa inyo, huwag ka nang mag-focus sa problema mo. Kasi tingnan mo ah, itong tatanungin ko kayo, sa loob ng isang araw, gano'ng kadalas mong iniisip yung problema mo? Buong araw, diba? Sa buong araw, gano'ng mo kadalas iniisip yung pangarap mo? Wala. Wala na, diba? Hindi mo na naisip. Kaya ano nangyayari? Dahil lagi mo inisip yung problema mo, puro problema tuloy yung dumadating sa'yo. Ganun pa simple. Diba? Hindi mo ba naisip yun na ganun? So, kailangan baguhin mo yung pinofocus mo. So, ngayon, magpofocus ka na ngayon doon sa bagay na gusto mo. Doon sa pangarap mo. Nako, ano? Yes. Yun ang technique doon. Okay? Yun ang simpleng technique doon. Magfocus ka doon sa bagay na gusto mo ay hindi sa mga taong ayaw maniwala sa'yo. Nako, ano? Okay? Para matulungan kita sa pag-focus, syempre, gagawa tayo ng tinatawag natin dream board. Okay? Ano tong dream board na ito? Syempre, dream. Pangarap. Hindi panaginip. Okay? So, then the board, syempre, kuha kayo ng isang board kasi gusto mo ganito, screen lang para sa bahay mo malaki, di ba? Or gusto mo ng whiteboard, blackboard, cardboard, chopping board, kaya ng board, okay? Execution board. Ikaw na bahalaga kung anong gusto mong board. Basta, yun nakikita mo at ilalagay mo yung board na ito sa kwarto mo. Okay? Bakit sa kwarto mo? Simple lang. Huwag na huwag mo itong ipapakita sa mga kaibigan mo, lalo na yung mga negative mong kaibigan. Bakit? Pag nakita nila yung dream world mo, lolokoy ka na naman nila. Yan! Gusto mo magkaroon yan? Ikaw pa! Ilalakita eh! Yan! Lolokoy ka na naman nila kaya. Okay? Kaya sa loob ng kwarto mo, para
mahal, ikaw lang makakakita at walang magne-negative sa'yo. Maliwanag mo ba? Okay? Sa loob ng kwarto mo para makita mo rin yung dream world mo, pagkagising mo at bago ka rin matulog. Okay? So ano yung mga ilalagay mo sa dream world mo? Simple. Lahat ng bagay na wala ka. Okay? Lahat ng bagay na wala ka, hindi kailangan mahal. Halimbawa, meron kang gusto mong Chuck Taylor na sapatos or any gusto mong bagay na wala ka pero gusto mo siya magkaroon. Okay? So, hindi kailangan mahal. Basta yung wala ka na gusto mong magkaroon, ilagay mo sa dream board mo. Okay? So, halimbawa, gusto mong ilagay ng ganito. Wow! Hindi naman siya mahal eh. Bakit? Picture lang yun. Okay? Ayan, Lamborghini. Okay? Hindi naman, huwag mo kasi isipin mahal. Okay? Hindi yan mahal, mura lang yan. Alam mo kung bakit? Tanong bakit? Bakit? Mura lang yan. Kulang lang pera mo. Okay? Diba? Ano ba mayroon dream car mo? Diba? Yung dream car mo. Actually, ganito yan. Pinaka-effective na gawin. Actually, pinakita ko na sa example. Pero ang ginawa ko talaga, gumawa ko ng dream board ko for, let's say, 2012. Okay? Dito mo lang sa, focus mo na ako sa year na to. Huwag mo lang kasi ang ginagawa natin, by kailangan sa 2025, ganito na ako, di ba? Kumbaga, gusto mo na agad mag 2025, yung 2012, hindi mo mapinlano, tama? So, kailangan 2012 muna. Let's say, gusto, goal mo this year, gusto mo magkaroon, let's say, ng Fortuner, or Terrasport, Strada, or something, depende sa'yo. Okay? Tapos, 2013, gusto mo naman yung Expedition. Gusto mo, kumbaga, nag-a-upgrade. Nako, ha? Yeah. Kasi alam ko naman, hindi naman agad, pag-join mo pa lang, Lamborghini na agad, di ba? Hindi naman ganon. Kumbaga, mas maganda yun. At parang pagpasok mo sa school, hindi naman pagpasok mo, grade 6 ka na agad, di ba? Pagpasok mo, grade 1 ka muna, di ba? Kumbaga, may level. Same thing. Mas maganda kasi nararamdaman mo na paangat ng paangat ng paangat kesa yung maangat agad. Di ba? Parang at least na-feel mo that, di ba? Pag nakikita mo yan, ayan, naging kotse ko yan, naging kotse ko yan, naging kotse ko yan, di ba? Mas masarap yung pakiramdam kesa yung isa lang, ayan lang kotse mo, di ba? Mas maganda iba-iba. Para at least this year, eto kotse mo, tapos sagasaan mo yung mga kapitbahay mo negative, di ba? Tapos, next year ulit, iba na ang kapitbahay mo, di ba? Sagasaan mo sila ulit. Iba na naman ang kapitbahay mo, eh, bakit patay na eh? Di ba? Kumbaga, yun mga sample, okay? Sa kotse, tapos, ito naman, siyempre, ang basic na gusto natin, pangarap natin is kotse and bahay, tama? Kasi yun yung wala tayo, sawang-sawa na tayo mag-commute, sawang-sawa na tayo mag-rent, tama? Kasi yung pag-rent, yan yung lagi umuubos ng sweldo natin, di ba? Totoo lang. Mostly 50% or more than 50% ako pumunta lang sa rent. Di ba? Parang you always wish na sana meron akong own place. Kahit ginuhulugan ko, meron mas maganda sa akin, di ba? So, mas maganda ngayon, gumupit ka na ng gusto mong living room, bedroom, bathroom. Okay, lahat ng room sa sumunong bahay. Kasi kung puro living room lang, pagpasok mo, yan lang. Okay? Kailangan kompleto. So, ito, sample na lang. So, ikaw na magtutuloy nun. Okay? So, syempre, kailangan, hindi nung mapapansin mo, yung mga picture na ginamit ko dito, kailangan may color. Hindi ko ito pwedeng black and white. Okay? Kasi kapag ka black and white, di ba ang plain, parang hindi masyadong attractive. Di ba? Hindi masyadong masaya. Kailangan pag colorful, parang napapansin mo, ganito, magsuot ako ito, kulay orange. Di ba? Or kulay green, or kulay pink. Di ba? Parang mapapansin mo agad. Di ba? Kailangan yung makulay. Para at least, nai-imagine mo na agad. Di ba? Kasi pag black and white yan, ay, parang ang plain. Like, ganda lang yan. Another technique, gugupit ka ng pictures, either pinrint mo siya, or bumili ka ng picture na ganun, or pinakamaganda sa magazine. Okay? Tanong mo bakit sa magazine? Bakit? Tanong mo bakit sa magazine? Bakit? Kasi yung magazine, okay? Glossy, ha? Medyo saucy. Tsaka, makulay, tama? So, pang mayaman. Pero huwag kang gugupit sa newspaper, okay ba? Bakit? Alam ko may kulay, may color ibang newspaper, pero pang mahirap. Bakit? Eh, pag hirap ka, hindi ba dumudumi kamay mo? Di ba mo yung newspaper? Bakit naka ka mo dumudumi kamay mo? So, huwag kang gugupit doon. Kailangan sa magazine. Maliwanag mo ba? Yes! Strictly magazine. Okay? Kasi pag nabasa, at least pwede punasan, okay ba, di ba? Eh, pagka newspaper, pag nabasa, hiwa-hiwalay na. Ganun agad yun, okay? So, pwede rin siyempre, hindi ko alam po na to. Next naman, ilalagay mo dito, is bahay naman, di ba? Siyempre, may loob ka, wala ka naman labas, ano yung bad? Walang bubong. Okay, so kailangan meron ding labas, para kumpleto. Okay, so ito yung bahay mo. Walang gate.
Diba? Sa Pilipinas, sa safety doon. Okay? Walang gate. Alam mo bakit walang gate? Tanong ko kung bakit? Bakit? Kasi, bago ko makapasok dyan, may tubig. Lalangoy muna. Di ba kita kayo na may kanal? Ang laki yun. Okay? Yun ang gate mo. May mga alligators dyan. Pag hindi kilala, hindi nakatira, kakainin na. Okay? Yan yung guard. Yan yung gate mo. Okay? So parang castle yung style. Sa labas, sakto lang. Sa loob naman, doon na yung bonggang-bongga. Alam mo, sa Pilipinas City to, sobrang ano, safe dito eh. Kaya kailangan, simple ka lang. Okay? So syempre, guys, naisip mo rin ba this year, gusto mo nang maging good health? Yes! Gusto mo na yung sexy body? Yes! Syempre, malapit na mag-summer, syempre, mag-swimming, di ba? Syempre, dapat lagi ka rin ng ganito. Gugupit ka yan. Hindi mo titignan yan, hindi mo titignan si Derek. Ibig ko sabihin, gugupit ka ng ganyan. Okay, so gusto mong ganyan katawan. Tapos, yung ulo, didikitan mo ng picture mo. Okay? Dito ang picture mo, yun sa'yo. Tapos, ito naman yung, ay, ito naman yung pang-girl. Wow! Diba? Nilagyan mo ng picture mo. Hindi mo titi... Kasi ginawa mo. Mali, okay? Nalagyan mo ng picture mo, okay? Bakit? Kasi tinan mo ah, kung yan, di ba yung dream board mo yan, nasa kwarto ko. Siyempre, kung napagagising mo, nakita mo na agad, ito pala yung gusto kong mangyari sa sarili ko. So, pagagising mo pa lang, mamamotivate ka na. Okay, malapit na. Okay, sit-up ka na, di ba? Ayan. Eh, pagka-uwi mo ulit, di ba, pagod ka na, magpapahinga ka na ngayon, eh, nakita mo ulit yung dream board mo. Oh no, nakakaya naman sa picture ko. Okay, bago mo na, 20 mo na, 20. Okay? Bago ko matulog. Di ba? Para this, kasi guys, pag nakikita ko siya, namomotivate ka. Tama? Kasi pag hindi mo siya nakikita, nakikita mo lang sarili mo, tuloy na. Okay? Tinatamad ka na agad. So, mas maganda yun, lagi mo siya nakikita, para lagi kang fired up, lagi kang excited kasi gumigising ka dahil may purpose ka na. Okay? Hindi ka gumigising dahil wala. Hindi ka gumigising para sa boss mo. Gumigising ka nang may para sa pangarap mo. Baliwala to ba? Yes. Okay? And syempre, kailangan mahalin mo rin yung ginagawa mo. Actually, dito sa V-Mobile, guys, hindi namin ito ginagawa because member kami dito. Hindi namin ito ginagawa dahil nagbayad kami dito at tapos kailangan syempre mabawi yung income or yung capital na nilabas mo. Okay? Pero guys, ito yan. Yung mga nagsasucceed dito sa V-Mobile, hello? Hello? Rahul. Okay, anyway. Mali tayo. Okay? Pero kailangan mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi gitin, yung V-Mobile, yung V-Mobile, nilagay ko na siya sa sistema ko. Paano nilagay mo sa sistema? Nilagay ko siya sa dugo ko na pagkagising ko everyday, kailangan V-Mobile. Okay? I'm V-Mobile. I love V-Mobile. Okay? Yung parang automatic mo na siya yung ginagawa. Okay? Dahil mahal mo na yung ginagawa mo. Actually guys, alam ko marami sa atin, kahit sinasabi mong hindi mo mahal trabaho mo, mahal mo yan. Alam mo kung bakit? Kasi, di ba, pag natulog ka, bayat na puyat ka, tapos nag-alarm na yung phone mo, di ba? Gagawin mo, kakapain mo na yung cellphone mo, papatay mo na yung alarm, tama? Pero kahit napikit-napikit ka, yung katawan mo bumabango na, di ba? Luwala ka naman isa kahit nakapikit, ang galing mo ay, di ba? Nakapikit ka, naghalakad ka, di ba? Tapos ang ginawa mo, nagluluto ka na, naliligo ka na, di ba? Automatic yan, di ba? Mahal mo si ginagawa mo. Kasi nasa sistema mo na siya. Tama mo? Kahit alam ko minsan, busit ka na sa boss mo. Diba? Lagi ako pinapagalitan. Ganito. Diba? Tapos kakainis mga itulan mga kasama sa opsina. Kakainis. Okay? Pero bakit? Mahal mo pa rin ginagawa mo? Because yung trabaho mo, pumapasok ka pa rin ng nasa oras. Diba? Ginagawa mo pa rin siya ng tama. Same thing lang yun, guys. Gawin mo rin yan sa V-Mobile. Okay? Pagkagising mo, inisip mo na agad, ang dami ko na agad matutulungan this day. Okay, kumbaga, excited ka na ulit dahil parang ito yung brand new day na gagawin ko na yung V-Mobile, gagawin ko na ulit yung pangarap ko. Kumbaga, guys, pag nilagay mo sa sistema mo yan, automatic na siya. Okay? Paano siya magiging automatic? Halimbawa, nakita kayo ng kaibigan mo. Halimbawa, kaibigan mo, nakita kayo. Uy! Kumpare, sabi ka na kumpare. Okay? Kumpare, di ba? Ganyan, tatanaga na, ganyan. Nag-usap mo na kayo. Uy, musta? Di ba? Hindi naman, guys, kasi yan. Kapag ka ikaw po, gusto mo mag-imbita ng tao, huwag mo agad yung pagkamusta pa lang, bimobile. Okay? Kasi ganun ginagawa mo.
eh. Okay? Hindi mo pa tinatanong kung kamusta na siya, B-Mobile na agad. Di ba? Plus, yan itong nangyari. Minsan, sa sobrang gusto mo magkaroon ng mag-member, ang tingin mo na sa kanya, nakita mo yung kumpahin mo, yes! Okay? Nakita mo lang si Ninoy na sa ulo na niya. 500. Tingin mo sa kanya, 500, ha? Tapos nakita mo lang sa kong kaibigan, uy, hindi ko siya dapat mamiss. 500 ulit, bakit? Dalawa na sila, eh. Pero na! Diba? May 1.5 ka na. Tawa ka ngayon, di ba? Dapat hindi ganun. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, ang tingin mo sa kaibigan mo, hindi 500. Ang tingin mo, dati naman. Okay? Ang tingin mo sa kanya, kaibigan pa rin. Maliwanag ba? Yeah. Okay? Ibig sabihin, mag-join man siya o hindi, okay. Okay? Magkaibigan pa rin kayo. Kasi, ano yung nangyari sa atin? Okay? Inindan nga ng mga kaibigan mo. Hindi mo alam, Pilipino siya, Indiano eh. Di ba? Kaya hindi dyan. Okay? Hindi dyan ka ng kaibigan mo. Di ba? Ang nangyari, sumamalo mo, tama? Sabi mo sa kanya, huwag kang dadaan sa bahay namin. Itiraduloy kita. Di ba? Yung talagang galit ka ng totoo talaga, huwag kang hihingi ng ulap sa amin. Hindi ka na binalagyan pa ng lason. Di ba? Ganun ka kagalit din. Di ba? Dahil hindi siya pumunta, guys, hindi ganun. Okay? Hayaan mo magkaroon ng sariling desisyon yung tao. Okay? Because choice niyo. Okay? So, halimbawa, ganito. Gusto mo turuan kita ng konting tip pa paano ka mag-invite pero hindi ka mag-exclude. Di ba? Okay, gusto mo lang ganun? Yes. Kasi tayo, di ba excited ka lang mag-explain, di ba? Hindi ka baka marunong mag-explain eh, di ba? Okay? So, huwag ka muna mag-explain kasi hindi ka naman mag-explain. So, huwag ka naman trying hard, okay? Kasi hindi mo masyadong kabisado. Kaya ka namin pinapa-invite, di ba? So, kung paano mo imbitahin yung tao nang hindi ka nag-explain? Okay, ganito yan. Di ba, nakita lang kayo? Okay? Uy, hi! Kamusta? Di ba? Kamusta ka na? So, syempre, sabi naman, eto! Di ba, syempre, alam mo, nagtatrabaho siya. Alam mong medyo puyat siya, no? So, eto, nagtatrabaho. Medyo nakapagod na nga sa work, eh. Tapos, kulang mo yung income. So, talagang, you know, ganun, malungkot, di ba? Tapos, syempre, alam mo naman, pag sinabing malungkot, dapat ikaw, okay, malungkot na nga sabi niya, malungkot na nga siya, di ba? Dapat ikaw si... Tapos, syempre, ready ka na dapat ang sasagutin mo. Bakit? Kasi tanong ko niya, eh, ikaw na, pag ito na yung turn mo. Eh, ikaw, eto, masaya, grabe, payaman! Bakit ano ba ginagawa mo? Yung nagbi-business na ako, pero alam ko, ayaw mo mag-business, di ba? Ayaw mo nun! Diba? Sabi naman, hindi, gusto ko nga ng negosyo eh. Hindi, alam ko, ayaw mo nun, ayaw mo. Okay? Wag na, ayaw mo nun eh. Pero actually, nagmamadali ako eh. Ah, sorry. Actually, nagmamadali ako eh. So, just in case na interested ka, eto yung card ko. Contactin mo na lang ako. So, kasi ano eh, payaman! Kaibigan mo, magtataka siya. Yes! Tingin mo parang hindi siya nakakatulog. At kaya ginagawa ni kumpare, ang sese, tapos payaman. Hindi mo makalimutan yan, di ba? Payaman siya. Pag ganun ang sese niya, tapos sabi niya, payaman, grabe. Gusto ko rin ng ganun, di ba? Tanong, nag-explain ka. Yes! Tingin mo, may posibilidad na kontakin ka na ulit. At pag gusto mo alamin ko yung negosyo mo. Yes! Tama, di ba? Ganito lang yan, guys. Kasi, ang pinaka-technique, huwag ka mag-e-explain. Okay? Kung sinabi niya, gusto niyang ipa-explain. Alam mo kung bakit? Sasayangin mo lang yung laway mo. Okay? Kasi hindi mo rin alam kung sasali siya o hindi. Yes. Nakuha mo? Sasayangin mo pa rin yung oras. Bakit? Kasi minsan, sa sobrang gusto natin na mabigay sa kanya information, pati brochure binigay mo sa kanya, tama? Eh, para sa tech user mo yun. Okay, sige na. Di ba? Lahat, binigay mo na, explain mo pa lahat. Ito yung video, tapos ganito, rin mo yan. Di ba? Isa naman, sige, pag-isipan ko. Di ba? At dahil mo na sinabi sa minsan, pag-isipan niya, di ba? Yan na talang yan. Instead na, explain mo, hindi mo pa sigurado kung sasali sa OIT, yun na lang gawin mo. Hayaan mo na lang na pumunta siya ito kung talagang interesado siya. Maliwanag mo ba? Yes! Ganon kasi intro yun. Kasi guys, pag mahal mo na yung ginagawa mo, automatic na yan sa'yo. At, hindi mo talaga ito ginagawa dahil gusto mo lang umilap. Dahil mahal mo rin siyempre yung papa. Tama yun? Ang gusto mo lang mangyari, ipakita sa kanya opportunity at kung gusto niya, i-grab niya. Kung ayaw niya, okay lang. Magkaibigan pa rin kayo. Okay? Just in case kita down ka niya, sabihin mo lang sa kanya, watch me!
Tapos ka na. Kailangan ganun, statement lang dapat, tapos. Okay, kailangan ganun lang lagi. Okay? At syempre, kailangan magkaroon ka ng positive mindset. Okay? Sa negosyong ito, sobrang daming negative ang darating at lilibot sa'yo. Okay? Unang-una sa sa'yo yung kamag-anak mo. Okay? Mga lagi mong kasama, lalo yung mga katrabaho mo. Hey, yun ko niyan. Yun niyan, networking, yun ko niyan. Di ba yung mga ganon? Di ba? Kumbaga, ay, burn off na ako dyan, yun ko na ganyan. Ganto. Guys, kailangan magkaroon ka ng positive mindset. At kailangan allergic ka sa mga negative tao. Pagka negative na tao, huwag mo na kausapin. Okay? Yun ang technique dyan. Kailangan guys, kakaiba ka. Kasi ang tunay na successful na tao, kakaiba. Okay? Paano sabi kakaiba? Guys, alam ko mayroon akong sinasabi dito, hindi mo masyadong maintindihan, diba? Or nalilito ka ba? Alam mo ba? Itan mo bakit? Bakit? Kasi nasa process ka pa lang ng pagiging abnormal. Okay? At naging, pag naging ganap ka ng abnormal, maintindihan mo na lahat. Okay? Talagang, ganun pala yun. Ang pag ganun yan eh, paano malalaman kung signs na nagiging abnormal ka na? Or payaman ka na? Kapag lahat ng kaibigan mo, nawibirduhan na sa'yo. Parang weird mo, no? Sa'yo. Okay? Kailangan ganun eh. Okay? Kailangan, guys, kailangan magkaroon ng positive mindset eh. Bakit? Lahat kasi na iniisip nila normal. Yung talagang wala na pag-asa, ay yung pangarap, kalimutan na yan. Yung ganun, di ba? Ikaw gusto mong maging kakaiba, bakit? Tanong ko sa'yo, kung kumita ka ng 100,000 a week, normal, abnormal? Abnormal! Kumita mo? Kaya kailangan gagawin natin kayo abnormal, diba? Kasi yan pang sa normal na tao. Nakuha mo ba ninyo? Kasi baka hindi mo abnormal. Okay? Abnormal ang kita. Abnormal na ng isip. Okay? Pero hindi abnormal na tao. Okay? Kaya naman ginawa mo literal. Siyempre guys, sa negosyo natin, sabi ko sa inyo, hindi lahat sasali. Kaya keep in mind, itong formula na ito. Okay? Itong formula na ito, simula nung ako ay nag-member dito, okay, yan lang po yung tumatak sa isip ko. Bakit? Ano sabihin ng SW4? Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Okay? Meron talagang mag-join sa'yo, meron hindi, sa mga hindi, okay lang. Okay? At tandaan mo, laging merong nag-aantay na maging part ng team mo. Maging part ng grupo mo. Okay? Kaya huwag mong isipin na nauubusan ka ng tao. Di ba? Guys, naisip mo ba yun? Parang feeling mo, ay parang marami ng kasali. Parang nauubusan na ako ng prospect. Di ba? Na-feel mo bang ganun? Guys, wala pong katapusan, limitless po ang prospect sa mundo. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo bakit? Bakit? Kasi ang mga Pilipino ay masayahing tao. Yes! Di mo gets? Ito yan. Paano ka nalaman na hindi ka maubusan ng tao? Ay, ng prospect. Okay? Simple lang. Kung feeling mo naubusan ka ng prospect, guys, imposible. Paano ko nang unang hindi ka, paano sabihin na hindi naubusan ng prospect? Every year, may gumagraduate, ama? Ibig sabihin, nagkaroon ng bagong prospect. Di ba? Pangalawa, mag-abang ka sa lahat ng pintuan ng mall. Marami mong pasok, tama? Hindi pa lahat member yan. Pwede ka mag-prospect yan.